Daanan ko lang to, mga kahabi yun. Naiibo, no? Sa poste. Kumpul-kumpul sila. Parang isang pamilya. Pero ang dami nila. Ano kaya mga ibon to? Ang dami nila, oh. Ito yung naobserbahan natin bago dumating yung bagyong Ulysses. Daming ibon sa poste ng kuryente. Dami, oh. Kanina wala sila dyan, sabay-sabay silang dumating, eh. Ngayon, oh, dami pa dumadating, oh. Mas malaki sila kasamaya, eh. Wala ko ng ibon to. Ang dami. Gandang tingnan, ang dami. Good morning, mga kahabi. Papakita ko sa inyo yung epekto ng bagyong Ulysses dito sa lugar namin. Nakita niyo po yung puno na yan, oh. Nabali yung sanga niya. Nabali yung sanga. Puno ng duhat. Ang lakas ng hangin ng bagyo. Makikita natin ang daming nagkalat na medyo dahon ng puno. Hindi masyado. Mga basura yung iba. Tapos mayroong mga lakas piraso ng hiyero na ang tagal pa. Malamang na nagliparan. Yan, yung mga piraso ng hiyero. Yan, mga dahon. At yung mga puno, daming natumba. Ito yung puno ng saging natumba. Tapos ito yung puno ng latres na natumba. May nagbagsakan pang dalawang motor. Yan si kuya. Puputulin na lang nila para maitabi, malagi sa basurahan. Ito naman yung kotse na bagsakan din ng puno. Sa lakas ng hangin. At tumaas ang tubig sa kalsada. Siguro nasa 3 to 5 inches ang taas ng tubig na to sa kahabaan ng kalsada ng panghulo. Ayan. Ganyang kalalim yung tubig. Lubog ang kalsada. Ayan. Paligid natin. Walang masyadong sasakyan. At meron ding mga poste ng kuryente na medyo almost tumumba na. Saka mga signages na nalaglag at halos mahulog na. Meron din tayong mga kapitbahay na nawala ng bubong. Katulad nitong kapitbahay natin na to. Mapapansin nyo, yung lililipad pa yung mga piraso ng bubong niya sa taas sa sobrang lakas ng hangin. At sa mga wild na ibon sa paligid, ito ang nangyari. Ayan, masaklap na yung mga namatay na ibon, katulad itong maya na to. Matured na to, eh, pero hindi niya kinaya yung bagyo. Ayan, matay siya. At ito pa, may nakita pa tayo dito na medyo malaking ibon. Sa tingin ko ano to, eh, Black Knight Heron, yung bakaw gabi. Matay din siya, nakita natin sa kalsada. Siguro hindi niya kinaya yung lakas ng hangin, yung lamig,
yung ulan din, at binawian ng buhay yung isa sa ganitong uri ng ibon, no? Nakakapanghinayang. Sana hindi naman masyadong malaki ang naging damage sa mga kababayan natin, sa mga kahabi natin, at sa mga kapwa natin Pilipino. Sana ano, laban lang tayo, kasi ganyan lang talaga pag dumadaan ng bagyo, sisikat din naman ulit ng araw. Nung dumaan ako sa Pulo River, eto, tumaas din yung level ng tubig doon. At kahit na ganun ang sitwasyon, may mga uri pa rin ng ibon na patuloy na namumuhay dun sa normal na pamumuhay nila. Kamukha nitong ibon na to, nakita ko na nanginginain pa ng mga isda. Sa bahay naman, sa ibunan, ito, may damage din tayo. Yung temporary wall natin, nabakbak yung side na to. Buti maliit lang. Pero kailangan kumpunin agad kasi baka pumasok yung ano doon. Sa loob ng aviary, bumaha. Yan. Kasi yung isang side ng bintana natin, itong side na to, yan, side na yan. Hindi na natin sinasarado yan para circulation ng hangin. At yung sa ceiling natin, yung daanan natin papuntang sisame, natanggal din. At sana walang ibon na pumunta dun sa loob na yon. Buti na lang walang pumasok na ibon dun sa sisame na nabuksan. Natanggal yung takip niya eh. Temporary takip lang kasi yon. Buti na lang walang nakapasok na ibon dun kasi pahirapan. Kung nakapasok ang ibon dun, ang laki ng sisame natin. Kumpara kanina, mas medyo humina na yung hangin. Pero malakas pa rin yan. Pero mas mapaminsala yung hangin yung gabi hanggang madaling araw. So ngayon, medyo humihina na yung hihit ng hangin. Yun ang epekto ng ano, ng yun ang mga pinsala na ginawa ng bagyong Ulysses dito sa aming lugar. Sa ngayon, yung patuloy yung pagbuhos ng malakas na ulan. Yung nakikita nyo, yan sa likod. Ngayon, malakas yung ulan. May mga ibon. May nakita ko mga ibon na dumapo doon sa puno. Grupo sila. O, sa panahon ngayon, hirap din yung mga ibon na nasa labas lang. Swerte yung mga nasa ibunan natin. Nasa aviary sila, may bubong. Pero yung mga nasa labas na mga ibon, kawawa sila. Kasi, siguradong hirap sila ngayon. Malamig yung panahon, malakas ang ulan, malakas ang hangin. Ayan. So, ingat tayo mga kahabi. Salamat sa inyong suporta at panonood. God bless po sa inyong lahat.